Hi, good afternoon guys. Ngayon lang ako makapagbibigay ng comment dito kay ano, pag-usapan natin si Sara Balabagan at saka si Arnold Clavio. Di ba? Isipin mo yun sa tagal-tagal ng panahon. Ngayon lang na ilabas ni Sara Balabagan yun na may anak pala sila ni Arnold Clavio. Pero matagal na yun eh, matagal nang medyo parang may mga issue na sino yung tatay, kaninong anak yung anak ni Sara Balabagan, hanggang sa meron ng manap na pagbibintangan, kung sino ang ama ng anak ni Sara Balabagan. Yun pala, ngayon taon na ito, kung kailan pasabay pa sa ano ah, pandemika, saka pa lumabas yung totoo kung sino ang ama ng anak ni Sara Balabagan. Actually, sobrang tagal na. Kumbaga, sobrang tagal na rin yung nangyari kay Sara. Kaya lang, sabi niya nga, kailangan malinaw niya yung issue at para matapos na rin yung mga haka-haka kung sino talaga ang ama ng panganay niyang anak. Marami na rin mga ano, mga issue na lumabas na pinag-uusapan to si Sara Balabagan, di ba? Pero until now, kahit na nasabi na ni Sara ang lahat-lahat tungkol sa anak nila ni Arnold Clavio, itong si Arn o Arnold Clavio, until now wala man lang reaction. Parang hindi niya man lang tawag dyan. Parang hindi niya man lang yung hindi niya man lang inaako na o sabihin niya man lang na anak ko talaga yung anak ni Sara Balabagan na yan. Malang sabihin niya man lang na kadugo ko talaga yan. Mahal ko yung anak ko na yan kay Sara. Oo, nagkamali siya noon. Diba? Dapat ganun man lang. Sabihin niya man lang na inaako niya yung anak niya kay Sara Balabagan para at least malinaw na talagang malaman na talaga ng mga tao na talagang siyang ama. Sabihin niya man lang na kung nagkamali siya o ano nangyari, kaya nangyari yon, di ba? Ganun man lang sana, wala eh. Basta na lang walang kipo. Si Sara lang ba magkasalita? Si Sara Balabagan lang ba maglilinis ang pangalan niya? Di ba? Actually, mga napagbibintangan yata na tatay nung anak ni Sara eh, halos wala na nga yata rito sa mundo, na nahimik na nga yata. So dapat talaga magbigay man lang siya ng komento, pero tahimik din naman ng GMA7, wala rin sinasabi. Magbigay man lang sana si Arnold ng konting ano ba, konti, kahit konti lang na sabihin niya lang na talagang totoo yung sinasabi ni Sara. Magpakalalaki siya ngayon, di ba? Hindi man lang siya kumikibo eh. Pero at si Sara ngayon medyo tahimik. Tsaka marami na rin actually in-interview si Sara ni Tulpo, di ba? Sa Tulpo, Sumbungan ng Bayan. Na-interview siya doon, napanood ko. Tapos doon kay Maharlika. Nakapaglabas na rin si Maharlika ng mga issue na tawagan niya yata si Sara, nagkausap yata sila. So meron yatang schedule na i-interview niya si Sara Balabagan, but I don't know, I'm not sure, no? Pero according to Maharlika, isang vlogger na nasa US, sabi niya talaga na naikwento sa kanya ni Sara Balabagan yung mga nangyari, or kung ikukwento niya pa yata lahat, baka daw masusuka daw tayo sa kung malalaman pa natin lahat. So actually si Sara nung time na yon,
tatandaan ko, ano siya eh, talagang batang-bata pa siya na nag parang dinaya yata yung dinaya yung age niya para makapagtrabaho sa ibang bansa. Yun ang pagkakaalam ko. Tapos nababasa ko sa news, yun nga, yung nung pinauwi siya rito, yung pinagtanggol niya yung sarili niya. So parang yung mga panahon na yun, nung when she was 17 years old, talagang awang-awa ka sa kanya na kung bakit sa edad niya na yun eh, nakapagtrabaho na siya agad doon. 17 ba? Or mas mababa pa ba? Hindi. Basta yun ang alam ko eh. Underage siya noon eh. Tapos, parang dinaya yung passport niya para makapasok siya sa bansang pinuntahan niya. Tapos yun na nangyari sa kanya, nagkaroon ng mga ganong sitwasyon. And then after that, umuwi siya rito. Headline yun eh. Headline actually, nangyari kay Sara Balabagan. Ayan, tapos ah. Diba? Kumbaga talagang yung isip ni Sara nun is batang-bata eh. Kumbaga wala pang kamuwang-muwang eh. Walang kamuwang-muwang sa mundo eh. Kaya yung nangyari kay Sara, talagang ano yun, kahit sa magulang ni Sara, masakit yung nangyari sa kanya eh. Kita mo nga, sabi nga sa FB, yung FB live ni Sara, sinabi niya na nagpaalam pa siya sa asawa niya, sa mga magulang niya, sa mga kapatid niya bago niya ilabas lahat 'yun, di ba? So ganun ka consistent si Sara, kailangan ipaalam niya talaga lahat, di ba? Kasi alam niyang malaking issue ang mangyayari kung sasabi niya talaga sa buong mundo. Halos siyempre pag nagano ka sa FB, halos buong mundo na 'yung mga kaalam niya, hindi na 'yan isang tao lang pinagsasabihan mo, baka buong mundo na 'yan eh. So 'yan ang pinakamalaking issue na nangyari ngayong taon na 'to. Kung sa pag-uusapan ay tungkol sa pagiging ano matawag diyan? Katakawan ba 'yan? Katakawan sa isang mura mo, masyadong bata yung ginawa ni Arnold Clavio kaya Sara Balabagan. Parang wala siyang konsensya sa ginawa niya, di ba? Hindi mo, parang sa kalooban mo gagawin mo yun eh. Parang alam mo na yung bata, biktima ng isang karahasan sa ibang bansa. Tapos, pagdating dito, parang tuturing ka na kapatid o tatay ba o kuya. Na ang tawag sa'yo ni Sara Balabagan ay kuya. Tapos, meron ka palang masamang binabalak na... Grabe, parang siya yung... Kung ako kapatid ni Sara, talagang sasama ang loob ko eh. Hindi ko alam kung anong magagawa. At aside from that, eh, kailangan pang ilihim. Walang aamin, walang aminan. Diba? So, hindi natin alam kung anong nananahimik kasi si Arn eh. Diba? So hindi natin alam kung anong may mga balibalita na tatanggalin na daw si Arn sa GMA7 ang ganyan, pero I think hangga't hindi nagsalita ang Channel 7, tingin ko walang ganun na mangyayari, di ba? Sabi nga niya, walang ganun Mars, walang mangyayaring ganun. So hintayin na lang natin kung ano talagang ang ano niyan. Basta importante, sabi nga ni Sara, aminin mo na magpakalalaki ka, Arn. Di ba? Kahit nga si Pastor Kiboloy eh. Nagano na rin eh. Nagbigay na rin ng kanyang video comment eh. Di ba? So lahat, nag-aabang para kung ano sasabihin ni Arn.
dapat naman talaga magsalita na si Arnarn para malinaw na eh, matapos na yung mga issue-issue na yan. Ano ba naman, sabihin niya lang naman, no? Patawad, ako talaga ang ama ng anak ni Sarah Balabagan. Eh, noong mga panahon na yon talagang nakagawa ako ng hindi maganda. So, ganun lang kasimple. Di ba? Pag nasabi niya yon, eh, masasabi ni Sarah Balabagan na nagpakalalaki siya dahil sa issue na yun. Di ba? Ano ba naman yun? Siguro mga 5 minutes na video clip or wala pa, baka mga 3 minutes lang, masabi niya na lahat ng gusto niya. Ganun lang kasimple. Di ba, Arn? Dapat talaga, ngayon, magsalita ka na. Huwag ka na magtago dyan kung saan ka man nagtatago. Isipin mo, siguro pag nasabi mo na talagang anak mo yung anak ni Sarah Balabagan, baka pati yung anak mo matuwa eh. Di ba? Magiging pinakamasaya yung anak mo na yun. Yun lang. Yun lang masasabi ko tungkol dyan sa issue ni Sarah at saka ni Arnold Clavio. Salamat po sa susunod na video ulit. Salamat sa panonood. Thank you.